pagod na akong mag-country hopping, guys. Pagod na akong mag-process ng papers kasi lahat ng papers from Ireland to New Zealand to Australia ako nag-process nun mag-isa. Hi guys! Welcome again to my vlog. I know it's been a while na gumawa ako ng informative na vlog. Sorry, medyo medyo frustrated kasi ako for the past few months kasi ang tagal ko nang hinihintay yung visa grant ko sa Australia. It's been like 16 months since I've lodged my 190 permanent resident or 190 skill nominated visa sa Australia. At wala akong nare-receive na any updates from the immigration. It was a bit frustrating kasi na-expire yung mga police checks ko. Nag-worry ako na nag-1 year na din yung medical ko. So, I was worried na kailangan ko siya ulitin. Pero, noong May 27, 2021, na-receive ko na yung best news ko in a while. Na-receive ko na yung permanent resident visa ko. So, I'm very, 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 very happy. Kasi, grabe, sobra siyang na-delay dahil sa COVID. Nilodge ko yung visa ko noong January 2020. At nagkaroon ng COVID noong March. Nag-lockdown ng Australia. Kinlose nila ang international borders nila. At pin-prioritize nila yung mga onshore applicants. So, ako ang offshore ay sinet aside muna. Which is very understandable din naman. Pero syempre, frustrating sa side ko. Pero yun nga, nung May 27, na-receive ko yung one of the best news this year. Pero grabe guys, kwento ko lang, hindi ko siya basta-basta nakuha lang. Hindi lang ako basta naghintay, may ginawa ako. Total of 12 months ako naghintay nung January. So, January din ako nagpa-medical. Nag-worry na talaga ako noon kasi grabe walang nangyayari sa application ko. As in, nakalagay lang dun sa IMEI account ko, receive. So, since 2020 to 2021, nakalagay lang received. Walang nakalagay na initial assessment, walang for further assessment, wala. Wala akong contact from the case officer. For 1 year. More than 1 year. So, very worried na ako nun. So, ano ba ginawa ko para mapansin ako ng immigration ng Australia? Una, in-email ko yung mga MPs sa Australia, sa Melbourne, specifically. I-email ako sa kanila. Sinabi ko sa kanila yung case ko, ganun ako katagal naghihintay. Sinabi ko sa kanila na nurse ako, nasa priority list ako. Sinabi ko sa kanila na makakatulong ako sa healthcare system nila dahil broad yung experience ko. Lalo na ngayong COVID, kailangan nila ako. Sinabi ko pa na lahat ng ipon ko, dadaling ko sa kanila, dadaling ko sa Australia. Grabe guys, sobrang desperado. Ayun, may mga nag-reply naman, but dahil offshore nga ako, wala rin nangyari. Tapos, in-email ko rin yung pinaka-head ng immigration. Ganun din, sinabi ko, patulad sa mga sinabi ko sa MP, sinabi ko yung situation ko. Ayun, ang sinabi lang nila, pakita ko sa inyo. Sabi ni Mr. Alex Hawk sa akin. In-explain lang nila na dahil sa COVID, nade-delay yung mga ang visa processing, huwag daw akong mag-base sa processing time na nakalagay sa website, pwedeng mag-differ siya per cases. Pero guys, sobrang simple lang ng case ko. Unang-una, single ako. Mataas yung points ko. Tapos, nasa critical list ako. Pero, wala. Siyempre, sasabihin lang din nila yun dahil nga, priority nila is onshore. Tapos, ayun, siyempre, hindi naman ako sumuko dun, guys. Nag-isip-isip ako na kailangan siguro may backup ako. Kailangan siguro na may maging witness na kailangan ako ng Australia. So, naganap ako ng job. Nag-apply ako sa Peter Mac Hospital. Thank you kay Ma'am Eunice kasi siya nagsabi sa akin na may job opening. Na-interview naman ako. Natuwa naman yung manager ni Ma'am Eunice.
Kaso lang, nung nalaman nila na work visa lang ako dito sa New Zealand, medyo na-disappoint kasi mahirap mag-sponsor. Kasi kailangan ma-prove ng employer mo na wala silang makuhang candidate na nasa Australia. So, unfortunately, may ilan silang nakuha na nag-work sa Australia na hindi kailangan ng sponsorship. So, that's okay. Aware naman ako dun. Pero hindi ako tumigil, guys. Nag-apply ulit ako sa Peter Mac. Nag-apply ako bilang bank nurse. Baka sakali kasi napansin ko ang tagal na nakapost nung ng position na bank nurse. Eh di, tinawagan na naman ako ng manager doon. Dahil daw sa interview ko sa surgical ward, di na daw nila ako kailangan interviewin, pero titingnan nila kung may magagawa sila for me. Unfortunately, hindi nila ako mabibigyan ng job offer kasi ang bank nurse is not full-time. So, bad news na naman. Siyempre guys, hindi tayo susuko. Alam ko may makukuha akong job kasi napakadaming, ang daming advertisement, ang daming job position ka makikita sa SEEK. Nakita ko yung job position sa Royal Melbourne Hospital na trauma nurse. Well, nag-work naman ako sa ER, so parang sabi ko, sige, try na lang natin to. So, nag-apply ako sa trauma. At that night, nag-email agad yung manager. Sabi niya, are you free for an interview tomorrow? So, ako naman, shucks, tomorrow agad. Di pa ako nakapag-prepare, pero why not? Try ko lang naman. Baka makuha ko. Siyempre, frustrated at desperado na rin naman ako. So, ayun. Nag-email back ako. At I was for interview at 1 o'clock in the afternoon, Melbourne time. Hindi ako masyadong nakapag-prepare. Sinagot ko lang yung mga masasagot ko. Sagot ko naman siya. And I wasn't really expecting na makukuha ko yung job. After a week, tumawag sila na they are offering me a job. And I was so happy. Kasi chance ko na yun na makakuha ng job offer. Tapos, ma-upload ko yung job offer sa immigration account ko and ma-expedite yung permanent resident visa ko. My goodness, halos 3 weeks na ako naghihintay, wala pa rin yung contract. Ang sabi nila, we need to re-advertise the job position to prove to the immigration that they can find someone in Australia. Nga ako guys, nga. So medyo natakot ako na, shit, baka may makita sila iba. Pero fortunately, yung friend kong si Eric na nagtatrabaho sa Royal Melbourne Hospital, nag-work siya sa orthopedic, nirefer niya ako sa boss niya. Tapos ang bait, kasi actually pinipilit niya ako mag-apply. Ako naman parang nag-aalangan kasi nga umuo na ako dun sa trauma. Kaso lang, why not take the chance? So, nung nirefer ako ni Eric sa boss niya, thank you, Eric. Nung nirefer niya ako sa boss niya, in-email ako nung boss niya, tinawagan niya ako, at tinanong ako ano yung status ko dito sa New Zealand. Sinabi ko naman, work visa lang ako. Tapos, sinabi niya sa akin, they might be able to help me to expedite the processing of my 190 visa. Paano? Sabi niya, kung papasa ka sa interview at i-accept mo yung job offer, matutulungan ka ng Royal Melbourne Hospital na i-prove na kailangan ka namin. So, syempre guys, grabe, hindi ko in-expect yun na yung manager na mismo yung kausap ko at sinabi niya sa akin na babackupan ako ng Royal Melbourne Hospital na kailangan nila ako. Tapos binigay pa niya sa akin yung contact ng immigration coordinator nila. So sabi ko, okay. I was very thankful. In-interview na agad ako. In-interview nila ako Friday eh. Tapos on Monday, tinawagan nila ako Monday afternoon. And they were offering me the job. And I said yes. Kaso lang hindi ko nabanggit na umuon ako dun sa isang area. So, the next day, tinawagan ako ng boss ng orthopedic, sinabi niya, nagkaroon daw ng miscommunication.
sabi niya, the HR said, oh, John Martin, it's a familiar name. I think I know this guy. And then, na-discover nila na umuwi na ako sa trauma. Ayun, kinlarify sa akin ng manager ng orthopedic na, saan mo ba talaga gusto mag-work? Sabi ko, I wanna work with you. Siyempre, nandun din yung kaibigan ko si Eric. Mas gusto ko mag-work doon. At saka, yun din yung current experience ko. So, mas comfortable ako. Tapos, sabi niya, okay, that's good. Just make sure na i-email ko yung manager sa trauma, i-retract ko yung acceptance ko ng job offer. So, yun, ginawa ko. I-retract ko, pin-rasis na nila. Tapos, kausap ko na yung immigration coordinator. In-email na nila yung departments of home affairs, tinawagan na nila, and they said just wait until makareceive ako ng update sa immigration. So the next week, nakareceive ako ng update na they are requesting for a consent, na consent of disclosure dito sa New Zealand for police check. So inulit ko yung guys, ha? Inulit ko yung mga police check ko sa Philippines, sa Ireland, and dito sa New Zealand. Fortunately, libre lang naman yung sa Ireland saka sa New Zealand. Sa Pilipinas lang ako nagbayad. Anyway, ayun, humingi sila ng consent of disclosure. Tapos, ginawa ko agad yun, syempre, tapos pinasa ko na agad. And fortunately, after 2 days, na-receive ko na yung visa ko. Yung 1-1-2 visa ko. Makakapag-advise ako kung paano yung ginawa ko. About ANMAC, about skill select, for your EOI and about lodging your permanent resident visas. I mean, natutulungan ko naman kayo, pero I mean, makakagawa na ako ng video. Kasi confident ako na tama yung mga ginawa ko. So, ayun guys, gusto ko lang ibalita sa inyo yung good news na kahit pandemic ngayon, kahit na delay lahat ng plans ko, hindi lahat ng gusto ko nangyari. Pero, ngayon makakahinga na ako, makakapunta na ako sa dream country ko, makakapag-settle na ako. Pagod na akong mag-country hopping, guys. Pagod na akong mag-process ng papers kasi lahat ng papers from Ireland to New Zealand to Australia ako nag-process nun mag-isa. Although, I want to thank John. Magkikita na tayo at last pagdating ko dyan sa Melbourne. I wanna thank him because he actually helped me. You know, he answered some of my questions. Kasi siya yung nauna sa akin sa Australia. So, wala. Totoo lang ako na nagtulungan kami para ma-reach yung dream namin. Tapos ngayon, meron kaming group na tinutulungan din naman namin yung mga ibang Pinoy nurses na gusto mag-migrate sa New Zealand at Australia. So, sana nag-enjoy kayo. Don't forget to subscribe to my YouTube channel. Leave a comment below and like this video. Sa susunod na video ulit. Bye-bye! You and I are safe and sound.